guys, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay magluluto ng kalabasa? Nako, mga bossing, sayang po ang buto. Huwag niyo pong itatapon at isa rin po yan sa umaakit ng prosperity para makaakit tayo ng kasaganahan. Para tayo hindi laging hikaho sa ating buhay. Yan po ay napakabisa mga bossing. Kumbaga kagaya ng lagi ko pong binabanggit sa inyo. Ang lahat ng mga problema natin pinagdadaanan, higit sa lahat tungkol sa pera, yan po ay may solusyon. Basta't perfectong pagkakagawa at may lubos kang paniniwala, walang dahilan para hindi matupad kung ano man ang inyong hihilingin. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Ang buto po ng kalabasa mga bossing ko ay napaka-generous na magbigay ng swerte, lalo-lalo na po sa pera. Tatlong buto nga lang po na ibinabad sa sinag ng araw at ilagay sa pitaka ay walang humpay na andaloy ng swerte sa inyo. Basta't kailangan lamang ay magwi-wish ka ng mula sa inyong puso na kayo ay magkaroon ng maraming pera, yan po ay magaganap. Ngayon po mga bossing, ganito po inyo pong gagawin. Kung kayo po ay magluluto ng kalabasa, dahil kami po ay mahilig sa kalabasa, lalo-lalo na po ako. Ngayon po mga bossing, dahil yan po ay napaka-generous, basta't alam nyo lamang ang mga gagawin, walang dahilan para ikaw ay mamblema ng matagal or tambayan mo ng matagal ang mga problema mong pinagdadaanan. Mabilis ito ang solusyon. At once na dumating ang swerte sa inyong buhay, ay walang humpay na po yan. Sa pamamagitan din ng buto ng kalabasa na napakabisa. Paano po ang inyong gagawin? Ito po mga bossing, kasi hindi ko masabi kung gaano kadami, kasi mas mainam ay mas marami. Kasi syempre, magluluto ka ng kalabasa, di ba? Halimbawa, kahit isang slice, di ba? 20 pesos po slice niyan ng kalabasa. Marami ng buto po yan. Yan ay kunin nyo na po lahat ang buto po niyan. At ang gawin nyo po ay ganito, hugasan nyo mabuti. At mainam pa nga po ito ay ibabad nyo ng kahit mga 5 minutes sa suka. Babad nyo po yan. Pagkatapos po nito, ay lagyan nyo yung suka ng konting asin. Pagkatapos, ibabad po nyo sa sinag ng araw. Hayaan nyo po siya na doon po siya manuot yung mismong suka at asin sa kalabasa. Isipin nyo po, mga bossing, ang kalabasa ay napakabisa na panlinaw na mata. Charot, hindi, tunay naman. Pero, yan po ay napakabisa na pangakit ng swerte. At pagkatapos po nito, ay ganito. Ay di, pagkalipas ng mga 5 minutes or tagal-tagalan nyo na, kung wala naman kayong gagawin eh, tagal-tagalan nyo na, hayaan nyo nang ma-stack muna ng konti doon. Mga 30 minutes, ayan pong buto. At pagkatapos, ay ibibilad nyo to sa sinag ng araw, mga 30 minutes din. At pagkatapos ito mga bossing, pwede nyo naman po itong gawin na, kasi ang kalabasa hindi naman yung kagaya ng piso na talagang kahit mga isang oras mahigit nyo ibabad sa sinag ng araw. Yan naman kalabasa, nasa loob lang naman ang kalabasa, hindi naman siya ganun, hindi naman siya madumi. Hindi kagaya ng piso na kung sino-sino nang humawak. Kaya nga 30 minutes ay pwede na yan, kahit nga 5 minutes pwede na po yan eh. Ang hangad ko lang ay manuot yung mismong suka at asin. Kasi kalabasa pa nga lang ay napakabisa na, ano pa, kung dinagdagan natin to ng ibinabad natin sa suka na meron pong konting asin, ay ewan ko na, kundi walang humpay ang daloy ng swerte po sa inyo. At pagkatapos, ganito po. Kayo po ba'y nanghihinain or kumakain ng orange, kiat-kiat, or kaya po ay ponkan, or kaya ay dalanghita, pwede na rin po yan, or kaya ay kalamansi na pinagbalatan ng kalamansi. Huwag nyo po itatapon mga bossing. Halimbawa kayo eh nagbulang lang ng kalabasa. Pagkatapos eh may sausawang patis. At kalamansi. Yung balat ng kalamansi. At ultimong buto ay huwag nyo itatapon. Isama nyo na rin po yan dyan sa ibababad ninyo. At pagkatapos, aahunin nyo po siya at ibibilad sa sinag ng araw. Natutuyuin mo siya ng mga 30 minutes. Yan po tatlong ingredients na yan. Or kaya kung walang buto, alin man dyan sa balat, pwede po yan. Pwedeng kalamansi, orange peel, kiat-kiat, or kaya po ay dalanghita, or kaya po ay ponkan. Yan, mamili ka. Basta yung mga parang uri ng mga, ano ba tatawag dyan? Basta yung mga ganyan, yung mga
isa-isa, citrus, mga ganyan. Isa lang din naman yan, di ba, mga bossing? Basta, importante, yung maasim, at saka, pare-parehas din po ang mga talab niyan. Pero ang pinaka-mabisa talagang talab dyan, ay orange. Yung orange talaga. Kasi yung aroma po nito ay kabango-bango. Pero, okay na rin po yan kung wala talaga. Kung baga, gusto ko kasi makagawa lahat, lalo-lalo na kung kayo ay may kalabasa, ay sayang naman, ay kung wala naman kayong orange, walang pambili ng orange, walang pambiling kiat-kiat, walang ano, pero may kalamansi. Oh, diba? Abot kaya yan. At lalo-lalo na kung ikaw eh merong niluto na kalabasa, sausaw-saw mo lang dyan, bulang lang, ay kasarap na. Yan eh, katalo na po yan. Ngayon, ganito po. E di na, ibilad nyo na. Ang pagkakabilad nyo ito, ilagay nyo siya sa isang platito. Pagkatapos, marap ka sa may liwanag ng araw, basta hanggang alas 8 lang ha, tantyahin nyo na lang yung oras. Kahit mga 5 minutes, pwede na naman po ibilad po eh. Tapos ahunin, tapos ibilad ulit, patuyuin. Pagkatapos, pag nasa platito na yan, think positive sa pamamagitan nito. Dito gagana ating law of attraction. Kaya kailangan po ay mula sa inyong puso ang panalangin. I-wish po natin ang pagbabago ng ating buhay. Pagbabago na tungo sa ating tagumpay, kumbaga matitikman natin ang lahat ng ating mga pinapangarap. Kung dati-dati pangarap lang talaga, patingin-tingin, ito ay magiging makatotohanan na. Sabi niyo po dito, yayaman ako at magtatagumpay ngayon 2020. April pa lamang po, huwag po muna kayong mawalan ng pag-asa. Mahaba pa ang tatahakin natin ng buong taon. Marami pang maaaring maganap. Ito pong aking share na ito ay mabisang pang-akit ng swerte sa pera at mabisang protection. Kaya kung kayo po ay never pa nakakagawa nito mga bossing, ito po ay napaka-epektibo. At yung platitong yan ay ilalagay nyo po sa ilalim ng inyong higaan. At pagkatapos po nito, basta mainam lamang po mga bossing, paalala lamang. Baka po napakarami nyo ng mga pampaswerte sa ilalim ng inyong higaan. Pero kadudumi ng ilalim ng inyong higaan, yung magtipong maagiw, malikabok, nandyan yung mga mababahong sapatos, stepin, mga naglaglag na bimpo, mga damit na madumi na sumot na sa gilid, hindi nakukuha. Nako mga bossing, waipek po ang pampaswerte nyo. Kailangan po ito ay laging malinis ang ilalim ng inyong higaan. Yan po ay haba ikay natutulog at yan po yung madalas kinakapitan ng mga negatibo. Kasi mga negative ang nasa ilalim ng inyong higaan. Kaya instead na kayo iswertehin, negative po yan. Kaya kung ako po sa inyo, bago kayo gumawa ng pampaswerte, kailangan maimis muna yan, malinis. At pagkatapos po nito, kapag kayo nakatanggap na ng blessing sa mga winish ninyo, lagay nyo lang ito sa plastic at itapon. Tapos gumawa po muli kayo. Mabilisan po ang solusyon nito mga bossing ko. Ito po yung never nyo pa natatry. Naku eh. Subukan nyo na po. At ako po ay sinisigurado ko ang pagbabago ng inyong buhay. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget subscribe my channel. Mga bossing, tuwing umaga lang po ginagawa ang pampaswerte. Marami pa rin ako mga bossing na nagtatanong kung ano daw oras. Pero ito na may araw-araw. Paulit-ulit ko naman sinasabi na umaga lamang po. 6:37 hanggang alas 8. At Tuesday or Friday ang pagganap. Yun ang pinakamagandang araw. Pwede kahit anong araw pero ang pinakamaganda na pagganap sa mga ganyan, ang paggawa sa mga ganyan ay tuwing Tuesday or Friday. At dahil ultimo mga albularyo, psychic, mas malakas daw ang kanilang kapangyarihan or mas mabilis ang talab kapag po Tuesday or Friday. At higit sa lahat sa mga gumagawa ng mga pampaswerte, lalo na po yan. Kaya Tuesday or Friday ang pinakamagandang araw. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!